Gusto mo ba mag-screen record o i-level up ang iyong livestream videos? If yes, then tuturuan kita paano gawin ito using a free software called OBS Studio. For our first step, of course, we need to install the OBS Studio. Open your browser, then search for OBS Studio. Then, itong unang lalabas, yun yung pipiliin mo. Yan. So, Windows, Mac OS, Linux. Depende to sa operating system mo. Since I am using Windows, I will choose this one. Then, may lalabas na ganyan. Mamimili ka lang dyan kung saan mo gustong location ilagay yung installer ni OBS. So, dali natin siya dun sa downloads folder. Then, save. Ayan, kung nakikita nyo, download complete na siya dito. Click ko lang yon, double click. Then, click yes dun sa lalabas. Next. Next. Ayan, complete na mag-install si OBS. Then, finish lang natin para mag-i-start na si OBS. Eto, nag-start na siya. So, for our second step is customize settings. Eto na nga yung para malinaw yung pagla-livestream nyo, pag-screen record nyo. So, ang pupuntahan natin is eto sa lower right, dito sa settings. Click nyo yung settings. Then, ang unang pupuntahan natin is itong output. Dito sa output mode, ang pipiliin natin is yung advanced para mas lalo natin ma-customize yung settings niya. For the encoder, ang pipiliin natin is itong NVIDIA, and dito sa rescale output, okay na ito. Then yun lang yung gagalawin natin dito sa streaming tab. For the recording tab, click natin to. Yung sa audio track natin, itik natin itong number 2. Then, ito yung sa recording path. Kunwari, nag-screen record kayo, saan nyo gustong malagay or saan nyo gustong ma-save yung video. So, sa akin, okay na sa akin yung default na location niya, which is yung nasa videos folder ko. And sa recording format, ang pipiliin natin is yung MP4. For the encoder, same nung pinili natin kanina sa streaming, itong una. Kapag pinili mo yan, may lalabas pang ibang settings dito sa baba. For the rate control, ang pipiliin natin is itong CQP. Then, sa CQ level is 1. Then, sa keyframe interval is 2. For the preset, pipiliin natin yung max quality para mas malinaw. Then, sa profile, keep nyo lang yung high. Then, dito sa GPU, hayaan nyo lang 0. Then, sa max B frames is 1. For the audio tab, ang gagawin nyo lang dito, papalitan nyo itong audio bitrate na 320. Isasagad nyo lang yan lahat ng track. So, gagawin ko yon. After nyo maset into 320 yung audio bitrate, pumunta na tayo dito sa video. For the base canvas resolution, let's keep these settings. And sa output, ganun din yung gagawin natin. So, gayahin natin itong 1920 by 1080. Then dito sa downscale filter, ang pipiliin natin is itong Lanchos. Then for the FPS or the common FPS values, isasagad lang natin siya into 60 FPS. Then let's go to these advanced options. Ang gagawin natin dito sa process priority is above normal. Pero I suggest we can use this high. Then yun lang yung gagalawin natin dito sa advanced. After natin galawin lahat yung settings na yun, we have to click this apply, then okay. Since na-customize natin yung settings, ang ating third step is set up screen, mic, and webcam if you have any. Click nyo itong plus button dito under sa sources, yung plus button. Then, display capture. Then, kayo bahala kung anong gusto nyong ilagay. Kunwari, monitor 1. Okay. Then, ayan, makikita nyo kung ano yung nakikita natin niya yon, which is yung OBS, yun din yung nakalagay dito. So, pwede natin ito i-resize
i-click nyo lang sa dulo, hold, tapos i-drag nyo pababa. Or kung mula dito sa baba, hold nyo pataas. Okay. Yung second one na ilalagay natin dito is yung ating microphone. So, plus button ulit. Audio input capture. Pangalanan natin ng mic. Okay. Then, sa device, piliin mo dito kung ano yung ginagamit mo na microphone for recording or kung ano gusto mong gamitin. And gusto kong gamitin itong USB audio device since ito yung default mic ko. Then hit OK. Kung nakikita nyo dito sa under audio mixer, taas natin. Hold, tas pataas. Ayan. Ito yung mic na in-insert natin. Nakikita nyo gumagalaw yung audio kasi nagsasalita ako right now. Itong pangalawa na to, nakikita nyo kasabay niya yon. Ibig sabihin, parehas lang ng nire-record. Kasi siya yung default na naka-insert na agad dyan sa audio. Pwede natin na i-mute na lang siya para hindi siya makakadoble dun sa i-record nating audio. Ayan. Pag i-mute nyo, kiklik nyo lang to. Pag i-unmute nyo, click nyo lang ulit. Makikita nyo naman yung galaw. Pag nagre-record yung audio, gaganyan siya. Pag wala, pag naka-mute tayo, wala. Ayan. Wala kang makikita ang galaw dyan. Pwede rin i-adjust natin yung volume dito, hihinaan, hello, hello. Ayan, nakikita nyo hindi siya tumataas dito kasi mahina siya, pero pagigigit na natin, ayan. Ang ating susun na i-insert is yung webcam. Siyempre kapag nag-livestream tayo, kadalasan meron tayong webcam na gamit. So click natin ulit itong plus button, video capture device, pangalanan nyo webcam. Hit OK. Then, pipiliin nyo yung webcam na gamit nyo. Since ako, ang gamit ko is itong A4 Tech. Yan yung pipiliin ko. Ayan. Pwede natin to iliit kasi usually nakaliit lang na may webcam. So, like what I said, hold nyo itong nasa taas, drag nyo pababa. Tapos, pag ililipat nyo yung pwesto, hold nyo lang. Tapos, drag nyo sa kung saan nyo gusto ilagay. Ayan. So, ganun naman mag-insert ng webcam, mic, and nung ating screen. Para sa pang-apat na step is magre-record na tayo ng ating screen including our audio. To start a screen recording, kiklik nyo lang itong start recording. So, ayan, nakikita nyo, recording na siya. Ayan, 4 seconds, 5, 6, then ayan, galaw-galaw natin. Then, kapag mag-stop na tayo mag-record, eto lang, or kung gusto nyo i-post nyo muna, eto. Ayan. Play nyo ulit pag okay na. Pag-stop, eto lang. Ayan. So, kanina, gaya ng sabi ko sa inyo, namili tayo ng kung saan natin gusto isisave yung mga videos na re-record natin. Since yun sa akin nasa videos folder, puntahan natin yon. Ayan. Eto siya yun. Play natin. Kung naririnig nyo, na-record din yung ating audio. And kung nakikita nyo rin, malinaw yung ating record kasi inayos na natin agad yung nasa settings. So close natin yan, balik tayo sa OBS. For our sample naman, may gusto kayong specific video na i-record on YouTube. Pwede yon. Start recording nyo lang, tapos punta tayo sa YouTube. Eto, for example, eto gusto natin record. Full screen natin. Then, play. Kapag okay ka na, pag satisfied ka na dun sa na-record mo, balik ka sa OBS Studio, then stop recording. Then, balik natin dun sa videos folder. Ito siya yung na-record kanina. Ayan na siya. Halos kung ano yung quality na nakikita nyo dun sa screen nyo, ganun din yung quality na nare-record niya tong OBS. So, yun ang kagandahan niya. Balik tayo sa OBS. For our fifth step, ang balak natin is i-customize natin ito. Diba, syempre, pag nagla-livestream tayo, minsan gusto natin lagyan ng frame or yung mga overlays, ganun. Pwede yun dito. So, ganito lang gagawin natin. Click natin itong plus button, mag-i-insert tayo ng live stream overlay.
So, click yung plus button. Piliin itong image. Overlay. Then, hit OK. Ayan. Browse natin. Nahanapin natin kung saan nakalagay yung overlay na gusto natin i-insert. So, browse. Nasa desktop yun sa akin. Dito sa OBS tutorial. Then, itong overlay. Double-click mo yun or click mo itong open. Ayan, automatic. May insert siya dito sa screen natin sa OBS. Okay lang natin siya. Ayan. Since nakikita nyo itong screen sa gitna, ito, yung kanina, hide natin. Ayan, nakikita natin. Kasi talagang merong space dito na para sana talaga sa pang-screen or para sa camera. So, ang gagawin natin, i-adjust natin yung ating monitor and webcam na sakto sa box na yan. So, gagawin natin dito sa left side yung monitor, dito sa right side yung webcam. So, dito sa sources, click nyo yung monitor. Tapos, hold nyo. Ayan. Tapos, ayan, pwesto natin. For the sample lang ito, ha? Kaya hindi siya sakto sa size nung ating ano. Pero, pwede natin gawin ganyan lang. Tapos, click natin itong webcam. Ito yung webcam natin. Tataas natin. Then, i-resize natin nung kasya dito. Ayan. Ayan. Okay. So, kung makikita nyo, ganyan yung setup ng ibang nagla-livestream, diba? Or minsan, mas malaki yung screen. Then, maliit din yung webcam. Diba, marami na rin ngayon yung mga gamers. So, paano natin gagawin kung gaming content naman or gaming yung nila live stream? So, delete natin tong overlay na in-insert natin kanina. Delete button lang yan sa inyong keyboard. Then, yes. Ayan. Tapos, mag-insert tayo ulit ng image. Overlay. Gaming. Okay. Tapos, browse. Then, etong overlay 2 ipiliin natin. Then, ayan. Gumawa ako ng ano, mabilis ang ano lang. Overlay. Then, since pang full screen yung screen natin or yung design natin na overlay, i-full screen natin si monitor. So, monitor 1, click. Tapos, i-fit lang natin siya dito sa screen. Ayan. Tapos, etong si webcam, click nyo yun. Tapos, since ganyan siya, walang blank space dito para ipanglikod yung ano, kailangan si webcam na sa taas ni overlay gaming na picture. So, paano natin itataas? Hold nyo si webcam, tapos drag mo pataas kay overlay gaming. Ayan. So, makikita din natin dito sa sources, nasa taas si webcam, sumunod si overlay gaming. So, kailangan natin iliit itong si webcam. Isasakto natin dito sa space na to. Pwedeng ganyan. Eh, since hindi siya sakto, paano kung hindi sakto yung webcam ko dyan sa may space na yan? Madali lang yan. So, pwesto nyo muna. Tapos, diba, dito sa ilalim yung sobra. Ang gagawin natin, i-right click natin si webcam. Transform. Then, edit transform. So, igilid natin to. I-adjust natin to ngayon. Ika-crop natin siya. Dito, ika-crop natin yung baba. So, crop bottom, taas natin. Nakakrap to, oh. Nakikita nyo gumagalaw siya. So, kunwari, gagawin natin 50. Ayan. Ayan, oh. Ganyan yung setup ng mga streamers. So, ang kailangan mo lang dito is setup mo yung monitor mo, yung mic mo, yung webcam mo, and yung iyong customized overlay. Paano kung gusto natin na lagyan naman ng logo video yung part na to, yung live stream natin, pwede naman. Plus button lang, then piliin mo itong media source, lagyan logo. Okay. Then hanapin natin yung location nung logo na ilalagay natin. Ito yung ilalagay ko, yung akin logo. Open ko. Then ilulup natin siya. Then, use hardware decoding when available din. Then, okay. Ayan siya, na-insert siya. So, ang kailangan lang natin, maliit lang. So, drag natin ganyan. Katulad ng tinuro ko kanina na pag-crop natin, pwede rin natin gawin yon.
Then close. So, ang kita nyo, video yan, no? Moving video siya. Oh. Diba, pwede nating gawin yon. So, ito, for sample lang to, kaya medyo makalat yung design. Pero, depende na sa iyo yon kung ano gagamitin mo. Mas maganda yung moving na logo is yung transparent background para mas malinis siya tingnan. Pwede rin tayong maglagay ng background music directly dito para makokontrol natin anytime yung volume niya. So, paano yun? Plus button lang ulit, then media source, background music. Okay. Then hanapin natin yung location ng audio. So, ito kunwari, for example lang. Then, ilulup din natin siya para hindi siya mag-i-stop. Tapos, use hardware decoding ulit. Then, okay. If naririnig nyo, ito yung background music. Kaya nagpe-play siya. And finally, after natin ma-customize ito, syempre, pupunta na tayo dun sa part na paano natin siya i-start mag-livestream. For example, sa Facebook muna tayo. Search natin yung Facebook Live. Yan. Then, etong Facebook Live, yan. Click natin yan. Then, go live now. Ayan, may lalabas na ganyan. So, pipiliin natin saan mo gusto i-post. Select mo na siya. So, dito, mga settings na yung gagalawin natin. Since sample pa lang naman, naka-only me lang ako, pero pwede nyo siyang i-public. For the title, sample live. For the description, testing. Tapos, ang pipiliin natin dito sa select a video source, streaming software tayo since may gamit nga tayong OBS. So, kakopy natin itong stream key. Click nyo lang itong copy. Then, balik tayo sa OBS. Punta tayo sa settings, stream, tapos sa service, of course, yung Facebook, sa Facebook tayo, Facebook Live. Tapos, sa stream key, paste yung kinopy natin dito kanina, right click, then paste. After that, apply, then okay. After mo ma-set up lahat ng nandito sa screen mo, pwede mo nang i-start streaming. If ready ka na, click mo itong start streaming, then balik tayo dito sa browser. Makikita nyo, connecting live video na siya. Ayan. So, pwede na natin ipindutin itong go live. Naglo-loading na siya. Mag-i-start na yung live stream mo. Kung saan mo man siya pinost or kung saan mo pinili. Kung sa Facebook page mo ba or sa personal Facebook mo. So, right-click natin yung profile natin para makita natin kung nagla-live na ba. So, ito yung testing natin. Ayan. Nagla-live na siya. Mute natin. Ayan, naka-live na siya. Pag gusto mo naman nang i-stop yung live stream mo, pwede directly ka na ditong mag-stop. Dito, end live video. End. And then, delete natin. Depende sa inyo yan, ha. Usually sa gaming, di naman po dinidelete. Para mababalikan ng mga hindi nakamanood. Then, balik tayo sa OBS. Stop streaming din tayo dito. So, paano naman kung sa YouTube tayo mag-live stream? So, punta tayo sa YouTube natin. Click nyo ito. Then, ito, yung X na yan. Then, create. Go live. Ayan. So, ang gagawin natin dito, ika-copy din natin yung stream key niya. Copy. Then, balik OBS sa settings. Stream, since sa YouTube naman tayo, pipiliin natin itong YouTube. Tapos yung stream key, ayan. Tapos i-paste natin yung kinopy natin kanina. Ayan. Tapos apply, then okay. So balik tayo dito sa browser. Dito, pwede na natin ayusin yung settings like nung ginawa natin sa Facebook kanina, yung title, yung category, or yung description. So, click natin itong edit. Ang title natin is live stream test. Description, this is a trial live stream.
natin. Yung visibility, of course, kung ikaw magla-livestream ka, naka-public yan. Or depende po sa inyo. After mo ayusin yung mga settings dito, like this thumbnail, i-save na natin siya. Then, kung ready to go ka na, click mo lang ulit yung start streaming dito sa OBS Studio. So, ayan, makikita nyo, live, ayan o, nag-i-start siya. So, ayan, nandito na tayo sa YouTube. Nakikita nyo, naka-live na siya. Laki natin. Since naka-private siya, hindi natin siya makikita sa aking YouTube videos. Kasi naka-private siya. Okay? Pero kapag naka-public, lalabas yan dyan. Okay. Kapag need mo na i-end, end stream lang. And dismiss. Then balik sa OBS Studio, stop streaming. Yan. So, ganun tayo mag customize ng OBS and kung paano mag-start ng live stream. I hope may natutunan kayo sa video na ito at sana nasundan nyo lahat ng aking tinuro. If meron pa kayong mga question about this or meron kayong mga suggestion na tutorial, let me know in the comment section below. If nagustuhan mo o nakatulong sa'yo ang video na ito and you want more contents like this, don't forget to subscribe, like, and hit the bell button. See you on my next upload.